Kasunod ng paglabas ng Department of Migrant Workers ng temporary deployment ban para sa mga bagong hire na Pinoy sa Kuwait, namuong problema ngayon ang ilang OFW na paluwas na sana sa nasabing bansa para magtrabaho. May balitang A to Z si Micaela Ilaw. Di maiwasang maluha ni Joy. Imbis kasi na makakapagtrabaho na, mag-aantay na naman ito ng ilang buwan bago makahanap ng papasukan sa ibang bansa. Sa Sabado na kasi sana ang kanyang flight papuntang Kuwait para magtrabaho bilang domestic helper. Pero mauunsami ito dahil sa deployment ban na inilabas ng Department of Migrant Workers. Poor flight na po sana ako ngayong linggo. Kaso po sa nangyari na suspension ban, bali hindi na po ako matutuloy. Nakakalungkot po kasi kailangan ko po kasi may mga anak ako nag-aaral. Kailangan ko na po yung trabaho. Kasi 2 months and a half na rin po ako nagpa-process. Tapos inaasahan ko na po na makapag-flight na ako ngayong linggo tapos hindi pa makatutuloy. Nitong February 8, naglabas ng memo ang DMW na bawal na munang magpadala ng mga bagong OFW applicants sa Kuwait kasunod ng pagkamatay ng OFW na si Julie B. Ranara. Pinagkakaingatan po natin ang kapakanan nila at hindi po muna natin sila papayagan, mga first time OFW kasambahay papunta sa Kuwait hanggat meron po tayong kasiguruhan sa mas maigtig pang proteksyon, mas pag pinagtitibay pa ng mga provision ng standard employment contract. Posibleng aabot sa 40,000 na mga aplikante ang maaapektuhan ng ban at di pa tiyak kung hanggang kailan ito epektibo. Kaya ang bagong applicant na si Mariel, magpapalipat na lang ng employment sa Dubai. Kasi may visa na rin po ako. Hinihintay ko na lang din po yung contract ko tsaka yung sa pasabay ng OWA ko. So, na suspended nga po. Kaya nag-report na rin po kami kagad sa agency na ganun na po, pwedeng transfer na lang kami, ganun. Pumayag naman po, okay naman po. Umaasa naman ang pinuno ng recruitment agency na si Ejeline na mapagbibigyan ang kanilang pakiusap sa DMW. Nasa 20 aplikante na kasi nila ang nakatakda sanang lumuwas sa Kuwait ngayong buwan. We will abide kung ano yung napag-desisyon na ng DMW para sa kapakanan ng mga aplikante. Pero sana yung may mga tikat na at least makaalis sila. Kasi nga expected na ng family, they waited for 3 months, then after that, actually totoong umiyak sila this morning, and even me na naapektuhan talaga rin ako, no? It's not because of the money na nanghihinayang ako that we will not deploy, then it's not. It's, yun nga, sabi ng isang aplikante, yung effort po namin. Ayon kay Yusek Hans Leo Kakdak, sakalang ililift ang ban kapag mayroon ng bilateral talk sa gobyerno ng Kuwait. Di anila papayag ang ahensya na matuloy ang employment hanggat walang kasiguraduhan na mapoprotektahan ang mga OFW sa nasabing bansa. Ito po ay itinalaga ni Secretary Toots Ople bilang pagkakaroon po ng mga paniniguro na ang ating mga first-time OFW kasambahay ay magkakaroon ng mas matingkad at malakas pa na proteksyon. Dagdag pa ni Kakdak, titiyakin nila ng mga recruitment agency na mayroong malinis na record lang ang pwedeng magpadala ng mga OFW sa Kuwait. Tinatalakay na rin ng ahensya ang plano na magkaroon ng partnership sa Kuwait government pagdating sa monitoring ng kalagayan ng mga OFW sa kanilang bansa. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilao.